Maganda ang paru-paro, lalo na kung nagliliparan sa loob ng halamanan. May iba't ibang kulay ang kanilang mga pakpak. May matitingkad na asul at murang berde. May dilaw na dilaw at may itim na itim. May mga pakpak na may batik-batik na disenyo. May mga pakpak na may magkakahalong kulay na sinadya yata ng kalikasan upang hangaan ng sangkatauhan. Saan nga ba nagmula ang mga paru-paro? Noong unang panahon, may isang matandang babae raw na nakatira sa tabi ng lawa. Ang munting dampa niya ay naliligid na mga halamang pinamumulaklakan. May mapupulang gumamela, may madidilaw na santan, mayroon ding rosas, kalachuchi, champaka, at ilang-ilang. Nakakatawag pansin din sa hardin ang sampagita, cadena de amor at kamya. Banggitin mo ang alinmang bulaklak na iyo nang nakita, makatitiyak kang nasa halamanang ito ng matandang hardenera matatagpuan. May mga bulong-bulungan na ang hardenera ay isa raw ada na paminsan-minsan ay bumabata at gumaganda. Totoong napakabait ng matandang hardenera. Ang sino mang kapitbahay na humingi ng bulaklak ay binibigyan niya. Alam niyang inaalay ng mga kapitbahay ang mga bulaklak sa altar ng kapilya. Tuwing may bibinyagan, kukumpilan, ikakasal, o bebendisyonan kapag may namamatay. Sapagkat iginagalang ng lahat ang hardenera ay lagi nang pinasasalubungan ng anumang handog ng kanyang mga nagmamahal na kaibigan sa komunidad. Binibigyan siya ng mga palay na inani, prutas na pinitas, isdang biningwit. Bilang pakikisama ng isang matapat na kaibigan, ikinukuha naman ng hardenera ang sinumang humingi ng mga ponpon ng bulaklak. Lubos na nagtutulungan at nagbibigayan ang lahat ng tao rito. Wala ritong alitan ang magkakapitbahay. Lahat ay nagmamahalan. Ang problema ay naganap lamang nang dumating sa komunidad ang mag-asawang lubos na mapagsamantala. Ang pamilya Amparo. Tamad at palahingi ang mag-asawang ito. Nakitayo sila sa isang bakanting lugar na malapit sa hardenera. Nanghingi sila ng kawayan, pawid at kahoy upang maitindig lang ang dampa nila. Lahat ng kapitbahay na noon lang nila nakita ay hiningan nila. Upang mabuhay, nanghihingi ang pamilya Amparo ng pagkain sa kapitbahay. Kapag alam nilang may palay na naani ang sinuman, naroon na kaagad sila sa tarangkahan. Kapag alam nilang may nabinghwit na mga isda ang sinuman, kakatok kaagad sila sa pintuan. At kapag alam nilang may napitas na mga prutas ang sinuman, andyan na kaagad sila at nanghihingi na naman. Ang paghihingi ay ginawa nila minsan sa hardenera. Sapagkat totoong mabait, buong pusong nagmagandang loob ang matanda. Mapupulang rosas at dilaw na krisantemo ang binigay ng hardenera sa pamilya. Pero nakarating sa kaalaman ng hardenera na hindi naman sa binyag, kumpil, kasal o bendisyon inihandog ang mga bulaklak na bigay niya. Ipinagbili pala sa malaking halaga upang sila ay kumita. Sa ikalawang pagkakataon ay humingi na naman sila sa hardenera. Hindi na sila pinagbigyan sapagkat alam na nito ang kanilang kasamaan. Sapagkat ganid, nagplano ang mag-asawang pagnakawan nila ang hardenera. Isang gabing maliwanag ang buwan, walang paalam na pinasok nila ang halamanan. Pinagpipitas ng pamilya Amparo ang pinakamagaganda at pinakamababangong bulaklak. Huling-huli ng hardenera ang pagnanakaw ng mag-asawa.
Kahit napagbawalan ay sumigi pa rin sila sa pagnanakaw. Parang awa na ninyo, pagsusumamo ng hardinera. Huwag naman ninyong ubusin ang mga bulaklak na tanim ko. Hoy, pangit na matanda. Pasalamat ka at pinili-pili namin ang pinakamagaganda mong tanim. Kung ikaw siguro ang naging bulaklak, ay hinding-hindi ka puputulin o pipiliin. Ganoon ba? Galit na nagpantig ang tenga ng hardinera. Maghintay kayo at may mas magandang ihahandog ako sa inyo. Pumasok sa dampa niya ang matanda. Maganda na itong ada na nang magbalik. Tangan nito ang nagniningning na pananglaw na ikinamangha ng pamilya Amparo. Magmula ngayon, isinusumpa ko ang pagiging gahaman ninyo sapagkat pawang magagandang bulaklak lamang ang pinipili ninyo. Kayo naman ang magiging pinakamagagandang insekto sa hardin ko. Pero hinding-hindi na ninyo makukuha ang mga bulaklak ko. Lalanghap-langhapin na lang ninyo ang mga ito. Iwinasiwas ng ada ang pananglaw niya. Sa isang kisap mata ay lumiit ng lumiit ang mag-asawa. Nagmistulan silang insekto pero biniyayaan naman ng magagandang pakpak. Magmula noon, hindi na nakita pa ng mga magkakapitbahay ang kinaiinisang mag-asawa. Hindi nalingid sa lahat ang dalawang insektong lilipad-lipad sa halamanan ng hardinera. Sapagkat pawang magagandang bulaklak ang dinadapuan, inisip ng lahat na parusa ng ada sa mag-asawa ang pagiging insekto nila. Kapansin-pansin, ang mga disenyo ng kaliwang pakpak ng insekto ay katulad na katulad ng nasa kanan nito. Kapag may nagtatanong kung ano ang tawag sa insektong lilipad-lipad, ang sagot ng marami ay mag-asawang Amparo o Amparo o paro na naging paro-paro na sapagkat may parehong disenyo ay nauwi sa paru-paro. At iyan na ang naging alamat ng paru-paro. Mga aral na makukuha natin sa dalawang version ng alamat ng paru-paro. Kung may bagay o pagkain na nagustuhan o galing humingi ng permiso sa may-ari, huwag basta-basta kukuha ng bagay na hindi mo pag-aari dahil pagnanakaw ang tawag doon. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, masama ang ganoong gawain. Huwag maging tamad. Ang minsang paghingi, kung talagang wala, ay hindi masama. Ngunit huwag abusuhin ang kabaitang ipinapakita sa inyo ng iba. Magbanat ng buto at huwag laging nakatingala sa hapag ng iba. Masarap din sa pakiramdam ang ikaw ang nakatutulong at hindi laging tinutulungan. Iwasan din ang pagiging mayabang at sakim. Huwag maging mainggitin. Wala itong magandang maidudulot kanino man. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Anong masasabi niyo sa dalawang version ng alamat ng paru-paro? Paki-comment na yan sa baba. Sana ay may mga napulot kayong aral mula sa amin. Makita-kita muli tayo sa mga susunod na kabanata. Magandang araw sa inyo at paalam!